Magandang hapon pong muli sa inyo mga katribo sa School of Church Builder. Again, welcome to our daily streaming. At salamat din na sa mga sandaling ito, ako ay inyong pinatutuloy sa inyong mga tahanan at magdala po sa inyo ng sariwang mensahe mula sa ating Panginoon. Word of grace that's able to build you up. And I pray na sama-sama po tayong mag-enjoy as we partake His Word and of His Spirit. Naniniwala po ako that together we'll be able to be strengthened and grasp how wide, how breadth, okay, how depth the love of God is. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series study entitled The Power of a Spirit-Filled Life. At ang talata na ating patuloy na hinihimay dito ay matatagpon po natin sa Acts chapter 1 and Acts chapter 2. At tayo po ay nasa pang-19, no? Na paghimay o ika nga sa ating paghimay ng Acts chapter 2, we are now on the 19th power we receive, okay? And that is the power to enjoy corporate worship. And it's found in Acts chapter 2 verse 46. Ang nakalagay po rito, every day they continued to meet together in the temple courts. You see, the early church, yung pong kanilang pag-meeting, sama-samang pagtatagpo araw-araw sa temple court o sa patio, sa korte, ika nga, sa maluwang na bahagi ng templo, okay, sa Jerusalem ay naging bahagi po ng kultura ng early church. And the temple court for the early church is the center of their spiritual activity. Ang temple courts po during that time ay nagsilbing place of their corporate worship, corporate prayer, and corporate sharing. Okay? And this corporate worship is the primary activity that's taking place in the temple. At sa ating pong pag-aaral ng mga nakaraan, tinalakay ko the three important truth in worship because that's what they're doing. Okay, every time they met together in the temple courts, okay, they worship God. Part of their activity is to worship God. And there are three important truth in worship na tinalakay ko po sa inyo ng mga nakarang araw. Number one, that worship is the ultimate test of our love and obedience to Him. Okay? Number two, the worth of our worship is determined by the sacrifice it cost us. And number three, faith is the unseen force that drives us to worship God. At itong importanteng katotohanan ng ito ay aking pong tinalakay sa inyo nung pinag-usapan, pinag-aralan po natin ang buhay ni Abraham nung kanya pong ialay si Isaac in obedience to what God requires of him, to worship God. Okay? Now, dito po sa ating pag-aaral, makikita po natin, no? That letter A, God's desire for corporate worship. God is desirous to see corporate worship from among His people. At doon po sa karanasan ng Israelita during the time when they were slave in Egypt, ang sinabi ng Panginoon through Moses kay Pharaoh, "Let my people go so that they may worship me." Okay, dito makikita natin that God desire is to see His people worshiping Him corporately. Now, letter A, God's desire for corporate worship. Under letter A, pinag-usapan po natin that God wants a people to worship Him on earth. God wants a people to worship God on earth. Number two, God wants to dwell in the midst of people who worship Him. So, yun po ang ating makikita. Tinalakay ko rin po, mga kapatid, yung letter B, which is understanding true worship. Okay. Number one, under letter B, understanding true worship, first truth na ating matututunan dito is only a delivered people can truly worship God. Kung nais po talaga nating totoong makasamba sa Diyos, dito po sa pag-aaral po natin, doon po sa generation na naging slave ng Egypt, makikita po natin ang katotohanan na yaon lamang mga napalaya, okay, ang siyang totoong makakasamba sa Diyos sa spirito at katotohanan. But because Satan, the devil, doesn't want his people to worship God, mayroon pong strategiya ang demonyo,
okay, para po hadlangan ang kanyang mga anak. So pinag-usapan din po natin ng nakarang araw, Satan's strategy in hindering his people to worship and serve God. Ano-ano yon? Una, Satan will use our job to pressure us until we have no time for God. Kadalasan yan ang ginagamit ng demonyo para hadlangan tayo. Ginagamit ang ating mga trabaho para maging busy tayo, ma-pressure tayo hanggang sa wala na tayong oras na maibibigay sa kanya. Pangalawa, kung hindi maiwasan na tayo po ay sumamba, ang gagawin ng demonyo is you will be allowed to worship God but in a place where the devil wants. Papayagan niya na ang mananampalataya ay sumamba sa Diyos, kaya lang sa lugar na demonyo pa rin ang magdidikta. Pangatlo, you will be allowed to worship God but the devil has still a hold of us. Ibig sabihin, pwede ka pa rin sumamba pero mayroon pa rin bahagi sa buhay mo na may hawak ang demonyo. Therefore, hindi ka talaga nagiging malaya sumamba. But if your commitment to worship God pursues, consistent ka, okay, at unti-unti nawawala yung pagkakapit ng demonyo sa iyo, makikita natin na marami pa rin siyang hold sa atin. Ano yun? Sa pang-apat, only one in the family will be allowed to worship God. Makikita natin yan, no? Ang sabi ni Paraon kay Moses, only the men go and worship the Lord. Yung mga lalaki lang, kung hindi kayo mapigilan, mga lalaki lang ang sasamba. But I want you to understand, okay, that let's just be consistent sa ating commitment until lahat ng hawak na yan, lahat ng hold ng demonyo sa atin ay kanyang mapawalan tayo, mapakawalan po tayo. And then number five, time may come that all the family will come and serve the Lord, but the devil will do something to destroy our resources. Mayroon mga sandali na pwede na, buong pamilya ang kumilala sa Panginoon, pero mayroon pa siyang pwedeng pakialaman. Ang sabi ng Exodus 10:24, only leave your flock and herds behind. Pwede na kayong sumamba, pero iwanan nyo ang inyong mga alagang hayop. At sumamba kayo sa man lugar gusto nyo, pero yung resources nyo dapat nyong iwanan. So ganyan din po ang mga nangyayari, no? May mga pamilya, buo naman, pero nasa kahirapan pa rin. Bakit? Kasi ang demonyo, isa to sa kahuli-hulihang bibitawan, ano? And then, susunod, the devil last grip on every worshiper of God is his material resources. Material resources, yan po ang gagawing paghadlang, okay, ng demonyo, okay, sa mga mananampalataya. Kung hindi ka kayang hadlangan sumamba, ang kanyang gagawin ay paghirapin po tayo. Okay, pero we must be consistent to our commitment, just like Moses said in Exodus 10:25. Okay, but Moses said, you must allow us to have sacrifices and burnt offering to present to the Lord our God. Our livestock too must go with us. Not a hoop is to be left behind. We have to use some of them in worshiping the Lord our God. Okay, so makikita po natin dito that the element of worship is to use our resources in worshiping God. Okay, and then sa pagkakataong ito, mga kapatid, I want to go now to number 2, no, under letter B, which is the call to worship God in the desert is the key to overcome life difficulties. The call to worship God in the desert is the key to overcome life difficulties. Balik po tayo sa Exodus chapter 5 verse 1. Afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the desert." Sa ibang translation, "Let my people go so that they may worship me in the desert." Alam po ninyo, in between Egypt and the Promised Land is a desert. Ulitin ko, in between Egypt and Promised Land is the desert. It is in this place that God will work in them. Let my people go so that they will worship me in the desert. In between Egypt and Promised Land is the desert. Then why God wants to bring them in the desert? Because the desert is a place where God will work in them. Now, based on this pattern, let's study how God works in the life of His people. How God works in the life of His people. Tingnan po natin. In Egypt, God works for them. In Egypt, God works for them.
when God is about to deliver His people in Egypt, okay, anong makikita natin? God works for them. Ibig sabihin, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga himala. At ito'y ginawa niya para sa kanyang bayan. God displays His power, okay, kay Paraon. Ito'y ginagawa niya para makita ng kanyang bayan na hindi sila pinababayaan ng Diyos ng Israel. At ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan, at nung sila po ay nasa Egypt, pinatunayan ng Diyos ng Israel na superior ang kanyang kapangyarihan against the power of the Egyptian. So, all the things that we have seen, okay, in the life of His people during those years of slavery in Egypt, makikita po natin that God works for them. When they were now in the desert, okay, ano na po ang makikita natin? If in Egypt, God works for them, when they were in the desert, God works in them. God works in them. You see, these people have been delivered from Egypt. They have seen the power, the miracle of God. At nung nasa desert na sila, araw-araw for 40 years, hindi natapos ang kapangyarihan, manifestation, demonstration ng kapangyarihan ng Diyos sa kanila. But still, makikita po rin, pa rin natin ang stubborn, sinful nature po nila. Okay, during the time in the wilderness, God works in them. Okay, at makikita po natin na talagang human nature, if God will work in us, may mga resistance na nangyayari. Now, ang malungkot sapagkat those people who were delivered from Egypt have been a witness of God's miracle day after day wasn't able to enter the promised land. Why? Because they don't allow God to work in them. God tried to work in them, but their unbelief, their stubbornness hinders what God to accomplish in them. Here comes the second generation. The second generation or the generation who was able to enter the promised land. So ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan in the promised land? In the promised land, God works through them. God works through them. You cannot advance, you cannot progress if God will not work through you. So to understand more of God's ways of working in our lives, in the lives of His people, we will focus our study on desert experience, the desert experience of Israelite and how it relates to us. Magandang pag-usapan natin to kasi maraming mga mananampalataya napakatagal na sa kanilang relasyon sa Panginoon pero mukhang hindi natututo, okay, sa mga aral ng buhay na kanilang nararanasan through the years. And we will study, okay? And our study will focus on the on those people who are in the desert and how God works in them, so that tayo po ay magkaroon hindi lamang ng understanding kundi magawa po natin yung mga bagay na hindi nagawa, okay, ng mga taong yun, particularly those older generation who failed to enter the promised land. And for 40 years this generation, okay, we're in the desert. And in the desert, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Because the Bible says the presence of God is in them. Ang sabi ng Bible, may pillar of fire by night, okay, to be for them to be protected by yung sobrang lamig ng kapaligiran at yun din pong atake ng mga mababangis na hayop paggabi. Sa araw naman, a cloud by day protected them sa sobrang init ng araw. But still, after 40 years, how come na hindi pa rin sila nakapasok? Magandang pag-usapan natin to sapagkat wag mangyari sa atin ang nangyari sa kanila noon. Do not allow that history to repeat in ourselves. At para mangyari yon, we will study for us to gain understanding
and for us to know what we should do. Nang sa ganon ay makapasok po tayo doon po sa buhay na pangako ng Panginoon sa atin, which is life abundantly. So, to understand more of God's way of working in the lives of His people, we will focus, again I say, our study on desert experience of the Israelite and how it relates to us. Okay, pag-usapan natin, letter A, the characteristic of the desert. After their deliverance from Egypt, they went through desert experience for 40 years. Now the question is, why God allowed them to go through those desert experience? Deuteronomy 8:15, pag-usapan natin ang characteristic ng desert. Deuteronomy 8:15 says, He led you through the vast and dreadful desert. He led you through the vast and dreadful desert, the thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rocks. Ang sabi ng Bible, He led you through the vast and dreadful desert. At ang katangian ng desert na ito is what? That thirsty and waterless land. Mauuhaw ka rito sapagkat ang sabi ng Bible, walang tubig. Hindi ka lang mauuhaw dahil walang tubig, kundi maraming mga ahas at talakdan na mayroong masyadong makamandag, mayroong matinding kamandag. And He brought you water out of hard rock. Sa kabila ng ito'y walang tubig, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon sa kanila na kaya niyang maglikha ng pagmumulan ng tubig na kanilang maino. Okay, Jeremiah 2:6. Again, the characteristic of the desert. They did not ask, where is the Lord who brought us up out of Egypt and led us through the barren wilderness, through a land of deserts and rips, a land of drought and darkness, a land with no one travels and no one lives. So again, makikita po natin that also a wilderness or a desert is a land where no one travels and no one lives. So this is not an ideal place to live. Because desert, according to Jeremiah 2:6, is a land where no one travels and no one to lives. And yet, the Israelites lives there for 40 years. So from these two scriptures, makikita po natin that desert is characterized by drought, darkness, and death. Desert is characterized by drought, darkness, and death. Desert experience is a time in our Christian life where we felt the spirit of drought, darkness, and death. Without the guidance and presence of God, it is impossible for a Christian to survive in this spiritual condition. Mga kapatid, alam naman po natin to, lalong-lalo na po yung matagal na sa Panginoon at kahit paano ay nakaka-attain po tayo ng certain degree of maturity. We know that we have what we call desert experiences, na kung wala po ang Diyos na nanguna sa atin, hindi po tayo magtatagumpay sapagkat walang sino man ang pwedeng magtagal sa isang desierto, okay, spiritually speaking, okay, sapagkat ang spiritual desert in our experience is a place of what? Tigang na tigang ang ating buhay, ang pakiramdam natin, madilim ang paligid, at yung death is imminent, okay? Kaya nga, mayroong mga tao, in the natural, marahil ay naligaw, sila'y nasa gitna ngayon ng disyerto, but without somebody guiding them, sila po ay napahamak. Marami na po tayong kwentong nababalitan, lalong-lalo na yung mga mountaineering. Yung mga mountain climber po na ating pong napapanood, okay? Sa mga YouTube, sa mga pelikula. Sino man po ang nagnanasang umakyat sa mga lugar na mga bundok na matataas, mayroon po silang mga tinatawag na guide, okay? Sapagkat kung kayo lang pupunta mag-isa ron, hindi lang kayo mawawala, kundi mapapahamak po kayo. So, naniniwala po ako that the pastor has been given by God to be a gift to every believer so that when a believer goes through his own wilderness experience, his pastor will serve as a guide upang mag-provide sa kanya ng counsel, ng wisdom, ng guidance, okay? At hindi po siya mapahamak. Kasi po, kung
hindi tama ang ating mga responses sa ating mga wilderness or desert experiences, tumatagal po. At sabi po nung ating binasa, dito po sa Jeremiah 2:6, a desert is a place where no one travels and no one lives. Hindi po kayo tatagal sa isang lugar na kung saan ay walang nabubuhay. And so, yun ang isang nakikita po nating implikasyon bakit po mayroon pong mga pastor na itinalaga ang Panginoon sa mga mananampalataya, because each believer will have their own desert experience without somebody leading them through. Malungkot, sapagkat marami po akong alam na hindi po naniwala, hindi inonor, talagang hindi naging maganda ang kanilang pakikitungo sa kanilang pastor, hindi na po nakalabas, okay, doon sa wilderness experience, okay? At sila po ay tuluyan ng naglaho o nilamon noong kadiliman, okay, noong sitwasyon na kanilang kinalalagyan. That is why God said that the very first thing the people of God should do after getting saved is to worship God. Diba sabi ng Panginoon kay Moses, tell Pharaoh, let my people go. And then, ano ang gagawin nila after being saved, after being delivered? Let my people go so that they may worship me. So dito meron tayong prinsipyo na gustong ituturo sa inyo. Immediately after a believer, okay, come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, he must be taught. Okay? Kinakailangan siyang matuto, maturuan kung paano sumamba sa Panginoon. Balikan natin Exodus 7:16. Then say to him, the Lord, the God of the heavens, or the God of the Hebrews has sent me to say to you, let my people go. Okay, after being saved, delivered, anong dapat gawin? So that they may worship me in the desert. So a person or a believer after getting saved, they need to be taught how to worship God, because worshiping God is an indication that that person is what? Nagiging tama ang kanyang pagtugon as a person who has a worship, who has a personal relationship with God. You cannot worship God that you don't know. Kaya nga sa mga bago sa Panginoon, matuto po tayo na sumamba sa Diyos, kasi po yun ang kailangan po ng bawat mananampalataya matapos maranasan ang pagliligtas. You demonstrate that relationship by acknowledging the role of God in your life. And who is God? God is the one sitting on the throne. We are His subject. And as His subject, the people of the kingdom, we are commanded to worship the God of heaven. We are commanded to worship Him. Tingnan natin another principle na dapat gawin agad ng isang tao right after na siya'y makakilala sa Panginoon. If in Exodus chapter 7 verse 16, immediately after a people is delivered, he should worship God. Genesis 8:20-22, same principle, mababasa po natin. Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offering on it. Then the Lord smelled and the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of man, even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creature as I have done. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. So, immediately after the flood, okay, yung matapos pong bumaba ang baha, okay, lumitaw na uli yung mga lupa. The first thing Noah did is what? To build an altar to the Lord. Now, building an altar to the Lord is an expression of Noah worshiping God. After the earth has been flooded, after all creation, okay, has been killed, okay, this new found family, itong bagong pamilyang ito na naligtas, ang unang ginawa nila ay ano? Nag-build ng altar at doon sila sumamba sa Panginoon. You see, just like those people in Egypt, okay, who went through that wilderness experience, just like Noah building an altar after the flood, makikita po natin ang prinsipyo sa dalawang kwentong ito. Ano po yon? Worshiping God in the darkest hour of your soul is what will protect us from the attack of the enemy. Gaano man kadilim ang ating kinalalagyan sa buhay, worshiping God
is the best thing to do. Kung gusto po nating patuloy na makaranas ng proteksyon sa lahat ng atake ng kaaway. Alam po ninyo, the more the situation becomes darker, the more the situation becomes darker and longer, the more that the enemy's attack will be felt, will be seen. At hanggat ang demonyo ay patuloy at malaya na naatake ang anak ng Diyos, the more na mahirapan po ang anak ng Diyos na mag-overcome. And the only way for the believers of the Lord Jesus Christ to stop the enemy from attacking him is that whatever the situation is, gaano man kadilim po ito, we need to worship God. Because the moment God sees us worshiping Him in the midst of darkness, our worship becomes the portal by which God will enter into our lives and intervene on our behalf. Okay? So, question uli, why God did allow them to go through the desert in going to the promised land? Okay, tapos na po tayo doon sa characteristic ng desert. Pag-usapan naman po natin, ano yung purpose ni Lord? Alam naman ni Lord na hindi maganda. Marami ang mapapahamak, okay, doon sa desierto na kanilang dadaanan. Still, the Lord chooses for them to go through the desert. Why? What's the purpose? Deuteronomy 8:1-5. Be careful to follow every command I'm giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land that the Lord promised on oath to your forefathers. Now, I want you to understand this, the desert and the wilderness is not the promised land. Okay? That's not the ultimate place na kinakailangan patutunguhan. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years, okay, to humble you, to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. From the scripture, I will show you the purpose of going through the desert. What are the purposes why God allowed them to go through desert experiences? Okay? Now, the first purpose why God allowed them to go through their desert experience is to humble them. That's the first purpose, to humble them. Or kung ating pong titingnan, maging sa ating buhay, kung may mga pagkakataon na tayo rin ay nakakaraan ng spiritual wilderness and desert, it's because for the purpose of humbling us, to humble us. When God delivers them out of Egypt, makikita natin, the mighty acts of God were known by the people around them. Di ho ba? Nung sila po ay iniligtas ng Diyos, the older generation, diniliber ng Panginoon from Egypt, yung makapangyarihang pagkilos ng Diyos ay talagang nakita at nagpamangha sa mga tao na nakakita nito sa mga tao na sa kanilang nasa kanilang kapaligiran, no? God knows that pride will destroy them if He will not deal the sinful nature of their hearts as He continues to bless them. Now, because of that, dahil napakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, nakita ito na mga tao sa kanilang kapaligiran, yung mga Gentile nation, hindi maiwasan na human nature, di ba? Yung kalooban, yung ng Israelita, wow, ang lakas, kapangyarihan, walang katulad ang ating Diyos. Yung pride na yon, yung pakiramdam na yon ay magre-resulta sa pride po nila na pwedeng kung hindi madidil ang pride na yon ay ano mangyayari? Mapapahamak sila. Kaya nga, after God demonstrate His power when they are being delivered, okay, from Egypt, makita natin wilderness experience. And according to Deuteronomy 8, ano sabi rito? The purpose is to humble them. James 4-6, James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why the scripture says God opposes the proud but gives grace to the humble. So tingnan nyo ninyo, the mighty acts of God has been demonstrated and the people around them, okay, have seen, have witnessed power.
If you are part of that generation of witness, mga kapatid, wow, hallelujah, ang Diyos ng Israel ay walang katulad. Ang Diyos ng Israel ang pinaka makapangyarihan sa lahat. You see, with that kind of attitude na hindi pa nadidil yung sinful living, yung sinful nature, yung pong pagmamalaking yon ang siyang magiging dahilan kung bakit ang kanilang pride ay patuloy na tataas, na siyang magiging dahilan kung bakit po sila ay mapapahamak. Ang sabi ng Bible, pride goeth before destruction. At kung hindi ididil ng Panginoon yung pride na yon, ang sabi rito sa ating binasa, James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. So, the first thing that God deals with them during their desert experience is to humble them. The second, to test them. Test them. Ang sabi rito, remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you. That's the first thing. Second, to test you. To test you. See, God testing will squeeze out what's in your heart. Pag tayo po ay nandun na sa matinding pagsubok, parang pinipiga talaga nito ang tunay na laman ng ating puso, lalo na kung tayo po ay nahirapan na. God's testing will squeeze out what's in our heart. Matthew 15:18 to 19. But the things that come out of the mouth comes from the heart. Kaya nga, di ho ba, pag ang isang tao ay nandun na sa matinding pagsubok sa buhay, doon mo na malalaman kung sino siya, kung ano laman ng kanyang puso. Kasi ginagamit ng Diyos yung matinding pagsubok na yun para pigain talaga at lumabas kung ano yung nasa puso natin. Kaya sabi rito, but the things that come out of the mouth come from the heart. And this makes a man unclean, for out of the heart come evil thought, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Okay? Luke 10:27, ganito rin sinasabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. So, wilderness experience serve as what? Squeezing of our heart para lumabas yung impurities at ang matira yung puro. Okay? Kasi gusto ng Panginoon na ang matira lang sa ating puso ay walang iba kundi yung ultimate motivation, which is love. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength, and with all of your mind. Okay? And love your neighbor as yourself. Pero itong ultimate motivation na to ay hindi basta-basta lalabas kung mayroon pong mga impurities. Paano malalaman natin yan? When we are undergoing testing, difficulties, parang pinipiga po ang ating puso niyan, at doon yung malalaman yung mga impurities ay kumakawala. Okay? So, God testing will make us also prove to Him our obedience. Yan ang pangatlo. Ang una, to humble us. Pangalawa, to test us. And then, pangatlo, okay? Okay, to prove to Him our obedience. God's testing will make us prove to Him our obedience. Balikan ko uli yung Deuteronomy 8:1-5. Ang sabi rito, He humbled you, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. Nakita nyo yun? Whether or not you would keep His command. Sa panahon ng defining moment, sa panahon ng affliction, sa panahon ng severe trial, doon natin maipapakita sa Diyos, ano ba, susunod ka ba sa akin o hindi? Yan ang nakalagay dyan. Sabi rito, to humble you, number one, to test you in order to know what was in your heart. And then pangatlo, whether or not you would keep His command. So God's testing will make us prove to Him our obedience. Balikan natin ang Genesis 22 verse 1 to 9. Ganito sinasabi. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.
Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father." "Yes, my son," Abraham replied, "the fire and wood are there." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Makikita natin through the story of God testing the faith of Abraham. Ano ang hiningi ng God kay Abraham? To offer his son. You see, that's hindi ho ito ganung kadali. But makikita po natin, isa lang ho ang dilemma ang kinakaharap dito ni Abraham when he was tested. Ano yun? Susunod ba siya o hindi? Well, ultimately, in John 15:10, ang sabi ng Bible, "If you obey my command, you will remain in my love." Obedience to the commands of God prove that we love Him. If you obey my command, you will remain in my love, just as I obeyed my father's command and remain in His love. You see, when you feel that God is leading you to the desert, God will be testing some aspect in our life. Sabi ko nga, obedience unlocks the blessing God intended for us to receive. Obedience unlocks the blessing God intended for us to receive. Isaiah 1:19-20, "If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. For the mouth of the Lord has spoken." So what are the purposes of desert experience? Number one, to humble us. Number two, to test us. Number three, God's testing will make us prove to Him our obedience. And number four, to prove to us that we can depend on His word. To prove to us that we can depend on His word. Ang sabi dito, He humbled you, causing you to hunger. Okay, Deuteronomy 8:3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. You see, hindi lang to humble them and to test them. Wilderness experience causes them to hunger. And when they were hungry, God feeds them with manna. At ang layunin pala ng Diyos para patunayan sa kanila na hindi lang sila nabubuhay sa tinapay. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Siguro magtataka ka. Kapagtaka, di ba, sa panahon defining moment, bakit ba ito nangyayari? So akala natin, tayo po ay hinahumble lang. Okay? Kasi mayroon mga sadyang pagkakataon na kung saan talagang kitang-kita mo ang purpose. Katulad po nung patutuo kagabi, kahapon ni Edward sa kanyang pangangaral. Isa sa mga ginamit ng Panginoon para yung kanyang humility ay talagang lumutang ay yung kanyang mga kaibigan, sila Pastor Ramon Infante at Pastor Jojo. Alam po ninyo, habang ako'y nakikinig, ako po ay napapangiti. Sapagkat talagang in-expose ni Edward, hindi ko alam kung umuhugod si Edward noon, but I know these people. Kilala ko itong mga to. At after na magsalita si Edward, tinawagan ko si Infante at saka si Jojo. Sabi ko, kinakawawa niyo naman si Pastor Edward. Okay? Talagang panayang hugot ng tao. Nagkakatawanan lang kami. But you see, mga kapatid, the purpose is this. Whenever there is defining moment, suffering, trials, tiyak, isa sa layunin, sabi, isa sa layunin, i-humble tayo. Kung humble naman tayo, pwedeng may panibago pang isa sa layunin. Okay, para tayo ay i-test. Subukan para lumutang kung ano talaga ang laman ng ating puso. Sabi nga ng patutuo ni Edward, ay mabuti na lang sapagkat kung ako ay nag-react ng hindi rin maganda, nag-react sa natural, baka wala na ako. Okay?
But kaya nangyari yun, na-realize niya na mayroon pang ibang dinidil, not only to humble him, kundi ano ba talaga yung laman ng puso niya. Okay? Pero dito sa ating binasa ngayon, Deuteronomy 8:3, isa naman sa mga layunin is what? Ha? Para patunayan ng Diyos sa atin na hindi lang yung mga material na bagay, hindi lang yung mga pangangailangan natin sa natural, ang siyang magpapasya kung tayo po ay mabubuhay na ganap at kasya siya. Kasi mayroong mga tao ang basihan, palatandaan, para masabing sila'y nabubuhay ng ganap at kasya siya ay pag nararanasan na nila yung mga material na buhay, na nabagay sa kanilang buhay. Pag lahat ng mga panalangin nila ay sinasagot ng Panginoon at seemingly wala na silang pangangailangan sa buhay, akala nila yun na. No. Pwedeng mawala yung mga yan. At pwedeng patunayan ng Panginoon na maski wala yung mga yan, mabubuhay ka pa rin. How? By trusting the Word of God. Ang sabi dito, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sa panahon ni Elijah, nagkaroon ng matinding tagutom. But we know that Elijah has been preserved by God through the word that he continues to receive. Another purpose, okay, ng wilderness experience ito is to discipline us as his son. To discipline us as his son. Okay? Deuteronomy 8:5, know then in your heart that as a man discipline his son, so the Lord your God disciplines you. So makikita ho natin, napaka-clear bakit sila'y dumaan sa wilderness experience. What are the purpose? To humble us, to test us, okay? To know if we're going to obey him, number three. And then number four, okay? To prove to us that we can depend on his word. And then lastly, to discipline us. Mga kapatid, whenever you are going through some wilderness experience in your life, look for these five purpose. And comply right, respond right, so that this purpose, okay, ay mangyari sa atin. Kasi hanggat hindi nangyayari sa atin, okay, ang purposes na ito, tumatagal. At habang tumatagal, yung chance na mag-survive tayo, yung chance na maging matagumpay po tayo, ay nawawala. But I pray in Jesus' name that this message this afternoon na ating tinanggap ngayon, why God allow us to go through wilderness, desert, defining moment, affliction in our life, is for all of us to be humble, to be tested, to obey, okay, to prove that we can trust on His word and to discipline us. And it's all for our good. That's why we should not resist it. In Jesus' name, God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.